now? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Welcome back to my channel, mga kapisay. Ayan. So, if na naman ako, magbibigay na naman ako ng tutorial tsaka tips about sa pampaganda. All about ano ulit, hair tayo mga kapisay. So, ang vlog ngayon is, tuturo ako kayo kung paano mag-cellophane ng hair. Actually, yung pag-cellophane, wala namang pinagkaiba sa henawax or sa pag-apply ng gamot sa buhok. So, pagandang gawin ng pag-cellophane ng hair after nyo mag-color. Kasi nga, by usually, pag kukulit tayo ng buhok, dry it, nagiging dry yung buhok natin. So, mas maganda after mo magkulay, magpapa-cellophane ka ng buhok para mas makita yung ganda ng result ng hair color na ginawa sa buhok mo. Ayan. Para sa akin lang mga katisay ah, kasi yung iba pa nagpapareban, sinasabay nila yung cellophane. Pero kasi ako, ang discarte ko sa ganyan, after ko magreban, hindi agad ako nagpapa-cellophane. Kasi nga, ninanamnam ko muna yung pang-reband lang na nilagay muna sa buhok ko. Tapos mga after 1 week or 2 weeks or pwede 1 month, tsaka kayo magpa-cellophane para at least mabubuhay ulit yung buhok nyo. Kaya mas okay yung ano, mas okay yung hindi nyo sinasabay yung cellophane sa pagpapareban nyo. Mas okay isabay ang cellophane sa pagpapakulay ng buhok. Ayan. As usual, ang model ko ulit ay si Inday Pusod. Nihintay ko lang siya kasi nagpapatayo siya ng buhok. Pinashampuhan ko na kasi para apply na lang ng gamot. Later. Ayan, so andito na si Inday Pusod. Siya ulit ang ating model. Ayan. I-section na natin ulit yung buhok niya. Nagyan natin ulit ng pansakit sa teh. Ang gagamitin ko nga palang pang cellophane mga katisay is natanggal yung brand eh, pero ano to, Shine Moist ang brand niya. Yan, nabibili ito sa mga pambili ng mga pangkulay or gamit sa buhok. Yan, Shine Moist to. Proven and tested ko na rito. Maganda ito sa buhok, mga kakisay. Yan, so isi-section ko muna ulit yung buhok ni Lorna. As usual, lagay ulit ng balabal. Balabal na plastic. Supported. Yan. So, isi-section ko na. After ng 2 weeks, ito na yung nirebal na buhok ni Lorna. So, isi-cellophane naman natin. Gaya na sinabi ko, mas magandang mag-cellophane after mga palipasin nyo ng 1 week to 1 month. Ano lang ang pagsisection ng buhok at pag-apply? Dito hindi naman ganun kasailan. As long as malagyan lahat ng buhok, okay na yun. Mura lang ito mga kapisaya. Siguro na, mas makakakatipid kayo kung gato kalaki kasi maraming beses nyo na siyang gagamitin or ilang tao nang makakagamit ng gato kalaki. Siguro nasa 500, 500 plus or 499 ata, matatandaan ko. Ayan. So, apply na natin yung pang-cellophane mga kapisaya. Ng gamot mga katisay, babalutin nyo siya ulit ng eto, hair wrap ulit. Ayan. Kung may heating cup kayo mga katisay, mas okay lagyan nyo ng heating cup. Kagaya nung ginamit ko sa ano, sa ginamit, kagaya nung ginamit ko sa henna wax. Mas magandang hinihit ang cellophane. Pero since kung wala kayong mga heating cup, ibabad din na lang ng medyo matagal para mas mefect yung gamot. So, ayan. Ibabad, since meron akong heating cup, i-heat ko lang siya ng 30 minutes. Ayan. So, after 30 minutes, mga kapisay, balik tayo ah. Pababandawan ko na yung buhok ni Inday Pusod. Ayan. So, bye-bye. See you later again. Moments later. So, ayan, mga kapisay, nagbandaw na si Inday Pusod. Patutuyuin na natin siya ng lower.
So malapit na matuyo yung buhok ni Inday Pusod. Ayan mga kapisay, kung mapapansin nyo, mas lumambot yung buhok ni Lorna. Ayan. Tsaka mas ano siya, mas kumintab. Kaya mas maganda talaga after nyo magpa-reban, palipasin nyo ng mga ano, ng mga isang linggo or kahit one month bago nyo i-cellophane para mas maganda lalo ang result ng buhok ng rebanding. Ayan. So bumalik yung sila ng kanyang hair dahil sa cellophane. Paharapan. Ayan. So ayan ang result ng hair cellophane. So bago ko i-end ang aking vlog, don't forget to like and subscribe my channel mga kapisay. Salamat! Okay.